15 ng Marso, ikatlong linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Juan. Dumating siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sikar, na malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Naroon ang bukal ni Jacob, dala ng pagod sa paglalakbay, basta na lamang naupo si Jesus sa may bukal. Magtatanghali ang tapat ang oras noon, may dumating na babaeng taga Samaria para sumalok ng tubig at sinabi sa kanya ni Jesus, "Painumin mo ako." Pumunta na noon sa bayan ang kanyang mga alagad para bumili ng pagkain. Sumagot naman sa kanya ang babaeng Samaritana, "Hudyo ka, paano mo mahihingi sa akin na babaeng Samaritana na painumin kita, sapagkat hindi nakikisalamua ang mga Hudyo sa mga Samaritano?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Kung alam mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang nagsasabi sa iyong painumin mo ako, hiningan mo sana siya at bibigyan ka sana niya ng tubig ng buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Wala po kayong panalok at malalim ang balon. Saan po galing ang inyong tubig na buhay? Mas may kakayahan po ba kayo kaysa aming amang si Jacob? Siya mismo ang nagbigay sa amin ng balon at dito siya uminom, pati na ang kanyang mga anak at mga kawan." Sumagot si Jesus sa babaeng Samaritana, "Mauuwaw uli ang sino mang umiinom sa tubig na ito. Ngunit hinding-hindi mauuhaw magpakailanman ang umiinom sa tubig na ibibigay ko sa kanya. Magiging isang bukal sa kanya ang tubig na ibibigay ko, nabubukal tungo sa buhay sa magpakailanman." Sinabi sa kanya ng babae, "Ibigay po ninyo sa akin ang tubig na ito nang hindi na ako mauhaw ni magparuot parito pa para sumalok dito." Sagot sa kanya ni Jesus, "Ngunit dumarating ang oras at narito na nga na sa espiritu at katotohanan sasamba sa Ama ang mga totoong sumasamba. Ganito nga ang hangad ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Espiritu ang Diyos, at sa espiritu at katotohanan dapat sumamba ang mga sumasamba sa Kanya." Sinabi sa kanya ng babae, "Alam kong dumarating ang Mesiyas, ang tinatawag na Pinahiran, at pagdating niya, ihahayag niya sa amin ang tanang mga bagay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako siya na siyang nangungusap sa iyo. Mula sa bayang iyon, marami ang nagsimulang manalig sa kanya sa mga Samaritano dahil sa salita ng babaeng nagpatunay. Sinabi niya sa akin ang lahat kong ginawa. Kaya pagdating sa kanya ng mga Samaritano, pinakiusapan nila siyang sa kanila lumagi. At lumagi siya roon ng 2 araw, at mas marami pa ang mga naniwala dahil sa kanyang salita. At sinabi nila sa babae, "Hindi na dahil sa iyong pangungusap kaya kami nanalig, dahil kami na mismo ang nakarinig at kinikilala namin na totoong ang siya ang tagapagligtas ng mundo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, uhaw sa uhaw. Ngunit hinding-hindi mauuhaw magpakailanman ang umiinom sa tubig na ibibigay ko sa kanya. Magiging isang ang bukal sa kanya ang tubig na ibibigay ko, nabubukal tungo sa buhay na magpakailanman. Sa unang pagbasa ay ipinakikita roon ang mga Israelita na nagrereklamo dahil sa uhaw, kaya naman si Moises ay namagitan sa Diyos para bigyan sila ng tubig. Hanggang sa ngayon ay pinaniniwalaan ng mga tao ang bukal ng tubig na ito. Sa huling pagpunta namin doon sa Holy Land ay nakasalok pa kami ng tubig sa tinatawag na Moses Spring. Malinis, malinaw at malamig ito. Pero ang bilin sa amin ng tour guide, huwag
na lang iinumin kung hindi sigurado ang sikmura. Hindi na ito pantawid-uhaw katulad noong panahon ni Moises. Mahirap unawain kung anong klaseng tubig at pagkauhaw ang binabanggit ni Jesus, sapagkat natapos silang mag-usap ng babae na wala naman siyang ibinigay na tubig at walang iniuwing tubig ang Samaritana. Subalit sa daloy ng pag-uusap nila'y nabatid natin na naibsan siya ng pagkauhaw at umuwi siyang masaya at malaya. Sa katauhan ng babaeng Samaritana, makikita natin ang mga tao sa ating panahon, lalo't higit sa mga kabataan at sa mga may asawa. Marami tayong makakasalamuha na uhaw sa maraming bagay. Uhaw sa pagkalinga at pagmamahal. Uhaw sa pansin. Uhaw sa tunay na kaibigan. Uhaw sa kapayapaan ng isip. Uhaw sa karapatang pantao. Uhaw sa malayang pagkilos. Uhaw sa buo at masayang pamilya. Uhaw sa tamang edukasyon. Uhaw sa malinis na gobyerno. Uhaw sa panahon. At uhaw sa buhay espiritual. Paano natin ito matutugunan? Lumipas na rin ba ang bisa ng ating bakas na puso at palad tulad ng tubig sa Moses Spring? Muli pa, dali natin ang lahat ng pagkauhaw na ito kay Jesus, na siyang tanging may kakayahang magpuno sa anumang kakulangan natin. Nawa, maging daan ka ng ibang tao patungo kay Jesus na papawi sa kanilang pagkauhaw. Ikaw nawa ay maging uhaw sa uhaw ng kapwa mo.